Guys, natauhan din ang Converge sa diwa ng kapatiran at sportsmanship. Inirelease ng Fiber Xers Team Management ang rights kay Quincy Miller at hinayaan itong makapaglaro para sa Talk and Text. Kahapon sa ating video ay sinabi nating ayaw siyang irelease ng Converge, pero sa dulo ng ating video ay naihabol natin ang headline ng magandang balita. Dahil tapos na nga po natin gawin ang video kahapon, i-upload na lang natin. Anyway, medyo nakahinga nga po ng maluwag si Coach Jojo Lastimosa dahil may import na sila mamaya sa kanilang laro laban sa Magnolia Hatchets. Samantala, almost 2 weeks pa bago ang unang laro ng Barangay Ginebra with their new import to ni Bishop. Alam ni Bishop ang bigat na nakaatang sa kanyang balikat. Ang Ginebra daw ay tulad ng LA Lakers sa NBA na mayroong winning tradition at nakahanda raw siyang tulungan ang Gene Kings. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang videong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, mamaya pagkatapos nating malaman kung sino ang tatanghaling pinakamahusay na player sa nagdaang PBA season, masasaksihan din natin ang unang game ngayong Season 48 Commissioner's Cup. May import nang makakatulong ang mga bataan ni Coach Jolas pagkatapos i-release ng Converge ang PBA rights nila sa dati nilang reinforcement na si Quincy Miller. Una itong inireport ni Sir Jerry Ramos sa SPIN at kinonfirm naman ng Converge team manager na si Jacob Lau. Magiging malaking tulong sa TNT si Miller dahil nag-average ito ng 29.85 points, 15.38 rebounds, 3 assists and 3 blocks, plus almost 2 steals sa kanyang 13 laro sa Converge noong nakaraang Commissioner's Cup. Ngunit nagkaroon ng misunderstanding ang former NBA player at si Converge coach Aldin Ayo, kaya ibinangko ni Ayo si Miller sa krusyal na laro na nagresulta sa pagkalaglag ng Converge sa quarterfinals. Ngunit wala sila umanong sama ng loob kay Quincy Miller, sabi ng pinakabatang team manager sa PBA. Kaya nirelease nila ito upang makapaglaro sa TNT. Sabi ko nga po sa ating video kahapon, kung walang import ang Talk and Text, tiyak nakakainin sila ng buo ng Magnolia Hatchets. Sabi pa ng Converge team manager, ang TNT, Ginebra at SMB represent the standards of excellence sa PBA at nangangarap daw silang isang araw ay maabot nila ang standard ng mga ito. At sa pakikipagtunggali sa mga ito, sila matututo at lalago bilang isang kupunan. Ito ang nasa isip nila nang i-release ang PBA rights nila kay Quincy Miller. Ang kanila raw hanga rin ay i-challenge ang kanilang sarili laban sa pinakamagagaling sa PBA. Makakasukot ang lakas ni Quincy Miller mamaya si Tyler Bay na import naman ng Magnolia Hatchets. Second rounder si Bay sa NBA rookie draft na pinik ng Dallas Mavericks. Bagamat hindi siya nabigyan ng mahabang minuto dahil stuck ang forward position ng Dallas kasama ang all-star na si Luka Doncic. Sa ating palagay, may pressure kay Coach Jolas na ipanalo ang laro mamaya dahil sa nauna niyang pahayag tungkol sa 11-0 run ng Hatchets sa PBA on tour. Samantala, mahigit isang linggo pa lang nakikipag-team practice sa Barangay Ginebra ay napakataas agad ng papuring iniukol ni Tony Bishop sa kanilang coach na si Tim Cone. Inihalin tulad niya si Tim Cone sa isa sa pinakamagagaling na coach sa NBA. Sa interview sa Power and Play, sinabi ni Tony Bishop na naaalala raw niya kay Tim Cone ang San Antonio's first coach na si Greg Popovich. Napakahusay niya. Naaalala ko si Greg Popovich sa kanya. Na-under ako ni Popovich for 2 weeks sa kupunan ng Spurs ilang taon na ang nakaraan. Magkatulad daw mag-isip siya na Tim Cone at Greg Popovich about sa game. Mabusisi, dinidetalye ang bawat bagay, ang game plan. Sinisiguro niyang nasa tama kaming posisyon. Sa labas naman ng court, napakabuting tao raw ni Coach Tim Cone. Isa siyang mapagmahal na individual. Ang mga salitang ito ni Tony Bishop ay patunay lamang ng magandang samahan nila ng Ginebra coach. At magandang bagay ito para sa Ginebra dahil si Bishop nga ang papalit muna kay Justin Brownlee. Sa tulong ni Tony Bishop, susubukan ang mga mag-aalak na maka-back-to-back dito sa Commissioner's Cup. Alam ni Tony Bishop, malaking sapatos ang kailangan niyang punan bilang replacement ni Justin Brownlee. Mataas daw ang kanyang respeto kay Brownlee dahil naigiyan ito ang Gene Kings sa maraming championship. Pero alam daw niya, kaya rin niyang tulungan ang Ginebra.
Isa raw siyang all-around player at kaya rin niyang gampanan ang kahit anong posisyon. Sa ganitong klaseng import, alam na mga Ginebra fans, nasa mabuting kamay ang paborito nilang team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Peyton Paz, Reggie Jimenez, Joel Atienza, Alan Pontejos, shoutout sa'yo. Tony Carmen, Rose Marie Juan, Manulet Mayonado, Papa Kiko, Rib Abarquez, Vera Blonde, at si Ireneo Salangsang. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.